Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-aalay natin ng banal na misa, atin pong aminin, pagsisihan at hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakasala. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang mga martir. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanilang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban pakundangan sa iyong pagkupkup sa amin araw-araw sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa Templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinalanga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal ng Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamdam kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ang mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig at ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya
ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene Mene Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawa sa akin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nandito sa loob ng ating dambana, sa mga nasa kanilang tahanan at sumusubaybay sa atin, sa manalamisa, hindi lang dito sa San Jose, kundi sa iba't ibang lugar. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga Padre Garcia, kung saan ako ay taga doon, ay dami pa lang ho ng mga taga Padre Garcia na tuwing umaga ay dito nagsisimba sa San Jose. Kita mo nga naman ang nagagawa ng teknolohiya, no? At ng social media. Alam niyo, mga taga Padre Garcia, dito nagsisimba sa San Jose. Kaya salamat sa mga taga Padre Garcia. Ako po'y nagulat sapagkat na nagpadala po ng mensahe ang aking inay. At sabi sa akin ay kailangan ko daw dumaan doon sa aming bahay sa Padre Garcia. Sapagkat meron daw mga taga Padre Garcia na nagabot daw ng pera. At ang sabi daw pagdaan ay ganasi ay pakibigay nyo na lang ho na rin kay Father. Pero ibigay namin sa kanya. Hindi. Siyempre, dali-dali akong umuwi ng Garcia, no? Kahit tayo kung makita ang aking inay, eh, no? Umuwi ako. Sabi kaya ka lang yata umuwi, gawa ng pera eh. Eh sabi ko, sadya! Ay, alangan. Ay, nabalitaan kong ba, mga taga Padre Garcia, sumusuporta sa atin, no? Salamat din sa mga taga Galamay Amo. Sa pangunguna ng Spice Boys. Tawag ko kasi Spice Boys eh. Salamat sa mga taga-Galamay mo. Sapagkat napakinig po nila na ako yung nag-homily dito. Ang sabi ko, kompleto na yung ating istola. Naintay na lang natin na i-deliver. Pero kompleto na ang istola. Kaya lang hindi pa kompleto yung bayad. Talagang salamat po sa mga taga-Galamaya mo. Pagkat nung malaman nila na bah, eh, kulang pa pala ang pambayad, hindi kumpletuhin natin. No? Kaya maraming salamat po sa mga taga-Galamaya mo na sumuporta sa ating proyekto para sa ating regalong istola para sa mga pari. At hindi lang mga taga rito sa atin, kundi mga taga iba't ibang lugar na nagpapadala ng tulong. Dahil nga daw sa aking homily ay ako'y nagsashare tungkol sa ating mga proyekto. At iba talagang nagagawa ng social media. Kalain ninyo, ano? May kwento ko lang sa inyo. Pati pala yung mga kapatid ko. Kapatid kong babae. Yun ang isa. Si Darlene, nandun sa Singapore. Yun naman yung bunso, si attorney. Nandyan lang sa Bacoor. Ba'y di ko kalain na ito pala mga kapatid ko nagsisimba din eh. No? Talagang sabi ko parang wala akong pag-asa. Ito mga kapatid ko tamad sumimba itong mga ito eh. Aba, yung pala'y sinusubaybayan din ako. Sinusubaybayan din ako at nag-mensahe sa akin. Ako'y nagulat. At ako'y pinagsasabihan ng bunso kong kapatid. Sapagkat bakit daw hindi na gumaling ang aking halak? No? Sabi ko ba, sumusubaybay din pala, no? Nag-aalala din naman pala sa akin yung aking mga kapatid. At sabi, ako daw ay magpagamot. At bakit hindi na raw ako gumaling? Hindi ko rin alam eh. Gagaling, babalik. So, kaya nakakatuwa na dahil sa social media, marami tayong nararating na ipapahiwatig. Kaya nga, ang ating misa na pang-alas 6, hindi na natin pwedeng tanggalin o ilipat ng oras kahit sa darating na simbang gabi. Dahil ng request po ng mga nagsisimba sa atin, huwag nang ilipat ng
ng oras yung alas 6. Sapagkat hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. At itong ginagamit natin ngayon upang tayo ay makapagpahayag. Sa makabagong panahon, kailangan umisip tayo ng paraan kung paanong magiging tayo agresibo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Bagaman at marami ang kumokontra at bumabatiko sa atin dahil ng lalo na yung mga konserbatibo, hindi nila matanggap itong ganitong pamamaraan. E paano nga ang gagawin natin? Ay may pandemic. Merong mga hindi pa rin lumalabas ng kanilang mga bahay, bunga ng pag-iingat. At yun ay kinakailangan nating pahalagahan. Kinakailangan nating igalang ang prinsipyo ng marami. Sapagkat yan ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Ang araw na ito ay tinaguriyan o tinatawag nating Red Wednesday. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang mga martir. Hindi lang si San Andrew Dumlac na martir. Hindi lang siya, kundi ang programa ng simbahan ay lahat ng martir ay ating aalalahanin. Gugunitain natin ang mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay at dumanak ang kanilang dugo. Kaya nga pula. Pula ang araw na ito. Kaya nga tinikaya tayo na pailawan ang ating simbahan ng kulay pula, pero hindi na kinakailangan. Sabagay talaga naman pula na ang kulay ng ating simbahan. Kinakailangan na ang isuot natin ay damit na pula upang alalahanin at gunitain ang mga martir. Pero ang tunay na paggunita ay hindi lang sa paglalagay o pagdidisenyo ng kulay pula. Kaya sinimula natin yung linggo, mapansin nyo, may telang kulay pula yung ating bawat istasyon ng krus. Ayan po may ibig sabihin. At ang tunay na ibig sabihin niyan ay paggunita sa mga martir na ang dugo ay dumanak. Pwede kayong magsuot ng damit na pula. Pwede kayong magsuot ng face mask na pula. Ang lipstick ninyo ay pula. Kung gusto ninyo, yung inyong makeup ay pula din. No? Parang namumula-mula yung pisngin mong girl na yan. May ba, huy? Rosy cheeks ka. No? Hindi alam, may aswete ang ginamit mo. Nahinda mo ng konting aswete na ganyan. No? Ah? Pwede. Na. Pero hindi yun ang tunay na paggunita. Ang tunay na paggunita ay nasa puso. Nang puso mo ay namumula. May dugo. Hindi maputla. No? Iba yung mapula kaysa maputla. No? Tingnan nyo yung katabi, baka namumutla. No? Pagigutom, namumutla eh. Eh mukhang hindi pa kayo nag-aalmusal. No? Kaya sa halip na kayo'y namumula, namumutla. Iba yun. Ano? Yung pananampalatayang namumutla ay iba. Kailangan ng pananampalataya ay namumula. Ibig sabihin buhay. Nag-aalab. Pula dahil apoy na lumalagablab. Ang puso mo'y pula, gawa ng iyong dugo. At itong puso mong ito ay handang mag-alay o magbuwis ng buhay para kay Kristo. Handa mong ipaglaban ang iyong pananampalataya. Eh, yun ang ibig sabihin ng araw na ito. Miyerkules na namumula. Sapagkat ang ating dugo, katulad ng dugo ni Kristo, ay handang mag-alay ng ating buhay. Pero may bago din pakikipaglaban at pagiging martir sa makabagong panahon. Hindi lang ito yung pakikipagtalo, hindi lang ito yung pakikipag-away, hindi naman ganun, no? Ibig sabihin. No? Sa makabagong panahon, lalong-lalo na ay yung kailangan ipinaglalaban mo, una, ang mabuting balita. Nakakapagtaka naman. Dahil nang ang ipinapahayag mo na nga ay mabuting balita,
ang ipinapahayag mo na ay si Kristo, nakakapagtaka naman, ano? Wala namang masama sa iyong ipinapangaral. Wala namang masama sa iyong sinabi. Wala namang masama na si Kristo ipahayag mo. Pero magtataka ka. Ikaw'y inaaway. Ikaw'y pinupuna. Ikaw'y pinabatikos. Bakit kaya, ano? Ang pinapahayag naman natin si Kristo, ang mabuting balita, at wala namang masama dito, pero bakit may nagagalit sa iyo? Bakit kapag ang pari ay nagsalita tungkol sa mabuting balita at pinanindigan ang aral ng Ebanghelyo, ay marami nagagalit? Katulad nung misang, ako'y nagsermon dito tungkol sa environment at pinupuna ko yung mga nagpapabusbus ng ipot diyan sa ilog. Abay, may talagang may padar, dahan-dahan sa pagsermon at madami magagalit sa iyo dito. Baka ikaw ang ipaano diyan sa ilog na yan. Makita namin ni Mami kinasa iputan. Anong masama doon? Eh, pinanindigan lang naman natin. Ano? Bakit kapag nilinis natin ang ating mga ilog, katulad ng ating pakikipag-ugnayan sa Lions Club, ano, Batangas, sa ating pakikipag-ugnayan sa kooperatiba ng San Jose Manggagawa, St. Joseph Workers Cooperative, ano, nilinis natin ang malaking ang ilog, no? San Jose din malaking tubig. Yung kung tawagin natin Pansol, nilinis natin. Aba, may mga vlogger na pumupunta at ipinapakitang, abay, ang linis ng ilog na ito. Ay, bakit may mga nagagalit pa sa atin? Nilinis na nga, ay, may nagalit pa eh. Bakit sa ating pagpapahayag kay Kristo, ay bakit may nagagalit sa atin? Pero huwag tayong magtaka, sapagkat yan din ang paalala ni Kristo. Uusigin kayo dahil sa akin. Ibig sabihin, may mga tao na ayaw kay Kristo. May mga tao na ayaw sa mabuting balita. May mga tao na hindi panig sa kabutihan na ating ginagawa. At ang mga yan, walang iisipin, walang sasabihin, at walang gagawin, kundi ang sirain, kontrahin, pabulaanan ang lahat ng mabuti na ating gagawin para kay Kristo. Kaya nga may makabagong, sa makabagong panahon, meron din pamamaraan. Hindi lang ang pakikipag-away o pakikipagtalo, kundi yung puso mong na kay Kristo, ang puso mong namumula, anong gagawin mo? Ang lahat ng pag-uusig, ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng hindi magandang gagawin sa iyo, ay susuklian mo ng pagmamahal. Eh ano kung may nagagalit sa iyo? Sabi ni Kristo, mahalin mo. Ipagdasal mo ang iyong kaaway. Eh ano kung may bumabati ko sa iyo? Ipagdasal mo. Mahalin mo. Eh ano kung may kumukontra sa iyo? Mahalin mo. At ikaw ay buhay na martir. Anong pipiliin mo? Nasa sa iyo ang pagpapasya. Ikaw ba'y magpapakamartir para kay Kristo? O papanig ka doon sa masama, doon sa hindi mabuti, doon sa hindi maganda? Kaya nga't napakaganda ng paalala sa atin ng araw na ito. Red Wednesday, Miyerkules na namumula. Ipapahayag natin ang ating pagiging martir, hindi lang sa pagsusot ng t-shirt na pula. Baka mamaya sabihin, may kinakampihan pa tayo. Bay, sa aspeto ho ng politika, maliwanag ang sinasabi ng ating arsobispo ng CBCP, ng simbahan, na pagdating sa politika, ang simbahan ay neutral. Wala tayong papanigan. Pero sa aspetong moral, sa mabuti at masama, hindi ho tayo mananatiling neutral.
ang kakampihan natin ay ang kabutihan. Dapat po'y maliwanag iyan sa ating lahat. Kaya nga, ang ating pagiging martir at pagmamahal kay Kristo ay ipapahayag natin hindi lang sa panlabas na tayo magde-decorate ng pula, na tayo magpapailaw ng pula, na tayo magsusot ng pula. Parang ako lang ang namumula dito ah. Istolo ko'y pula. Kita niyo, pati cover ng ating microphone, pula. No? Pati tali ng ating aklat, pula. Pero hindi lang ito. Hindi lang sa palabasan niyo. Ang ating titingnan ay ang ating puso. Kung ito'y namumula para kay Kristo. At ang ating dugo ay handa nating ialay para sa Kanya. Wala po tayong dapat alalahanin. Yan ang paalala ni Kristo. Kapuotan man tayo ng lahat, magalit man sa atin ng lahat, ipagkanulo man tayo ng lahat, kahit ng ating mga mahal sa buhay, dahil kay Kristo, hindi dapat tayo matakot at mangamba. Sapagkat, sa mga naninindigan para kay Kristo, si Kristo ay lagi kasama. Ayan o. Kaya nga, ako hindi natatakot na mangaral dito. May kasabihan nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, ay magalit na kayo. Bakit? Sapagkat kailangan kong gampanan ang aking pagiging pari. Kailangan kong gampanan ang pagiging tagapagpahayag ng mabuting balita. Kailangan kong panindigan ang aking pagpanig kay Kristo at sa kabutihan. Kaya ang hamon sa atin ngayon, ipahayag ang pagmamahal na ito, ang pusong ito kay Kristo. At ito yung panghuli na pinakamagandang pagpapahayag ng pagiging martir sa makabagong panahon. Hindi lang yung ating pagkampi sa kapayapaan, kundi yung paggawa natin ng kabutihan. Kaya nga sa Miyerkules na ito, sa araw na ito, Red Wednesday, Miyerkules na namumula. Dahil ang puso mo'y nag-aalab sa pagmamahal kay Kristo, ay gagawa ka ng mabuti para sa mga nangangailangan, para sa mga mahihirap. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, aking kayong hinihikayat na gamitin yung simbolo ng pagmamahal kay Kristo. No? Yung damit na pula. At hahayo kayo. Mamaya, may panalangin sa pagpapahayo. Katulad ng ginawa natin noong linggo na kung saan ang ating mga taga-social action at social services coordinators ay ating binasbasan. Sapagkat pinapahayo, saan pinapahayo? Sa paggawa ng mabuti, sa magitan ng pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Mamaya, gagawin ulit natin yan. Ang panalangin at pagpapaspas sa pagpapahayo, sapagkat binibigyan tayo ng misyon ni Kristo. Kung tayo'y mga tunay na martir sa makabagong panahon, ay ngayon pala'y gagawin na natin. Hindi na natin iintayin manganib pa ang ating buhay bago tayo manindigan. Ngayon pa lang, maninindigan na tayo. Sa paanong pamaraan? Sa pagpapahayag ng ating pagmamahal kay Kristo sa magitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya mamaya, edi, salamat sa Lipa Archdiocese and Social Action Commission, no, sa pangunguna ni Father Jazz Shepko na sinusuportahan din tayo sa ating parokya. At salamat sa mga namumuno ng iba't ibang organisasyon dito sa ating simbahan, sa ating parokya, na magpapaabot ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Sana po ay maging matagumpay ang ating gawain sa araw na ito ng Miyerkules. Sa paggunita natin sa mga martir, kay Saint Andrew Dumlac at sa kanyang mga kasamahang martir, at sa lahat ng mga martir, sa ating paggunita
sa kanilang pagbubuwis ng buhay at pagdanak ng kanilang dugo para kay Kristo, tayo ay magpapahayag ng ating pagmamahal sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito ang ibig sabihin ng pagiging martir sa makabagong panahon. Ipahayag natin ang ating pagmamahal kay Kristo at panindigan natin kung ano ang katotohanan at mabuti. Sa Diyos ang daigdig at ang sangkatauhan, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umasa sa Kanyang pagtatanggol. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang simbahan naway tumingin sa kinabukasan ng may kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan at mga hindi minamahal sa ating lipunan, naway makadama ng kalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na magbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway pagkalooban ng walang hanggang liwanag at biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makakilos at makagawa kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa salibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa salibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdudulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ng mga martir. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan.
Ngayong aming tagalakang ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagahin ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria,
kaisa ng mga apostol, ng mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod at si Papa Francisco, ang aming obispo si Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, tupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumauna at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami po ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama, buong kababaang loob. Idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangin ka, sabahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong mga martir. Sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, ipinamalas mo kay Jesus sa kanyang gawa at salita ang mapagligtas na kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa at ang kabanalang dulot nito sa buhay ng madla. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang matuto kaming ang habag ay laging ilakip sa lahat ng gawain at binabalak. Gawaran mo ng pagbabasbas ang mga kapatid naming ito na ngayon ay sinusugo upang maglingkod sa kapwa sa pangalan mo. Ipagkaloob mo sa kanila ang matatag na pananampalataya upang ikaw lamang ang hanaping gantimpala at wala ng iba pa. Puspusin mo sila ng pag-asa upang tanging sa iyo sila ay makadama ng tunay at wagas na lakas at sigla. At sa iyong pagkakaloob ng pusong puspus ng pagmamahal, sila nawa ay magsilbing iyong magigiting nakawal na ang tanging armas ay pag-ibig at dasal sa iyo na kanilang Diyos magpakailanman. Hinihiling po namin ito sa magitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.